Hello po mga kagimat, welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng buwaya at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Agima 13 GM, Mabaylan 1. Ang mutya ng buwaya ay nakuha namin ito sa isang pinakamariit na ilog dito sa aming isla. Ang mga buwaya na tuhaunan at mabukay ay siyang nagtataglay lamang ng mga sikretong agimat na ito. At ang mga ganitong sahing mga buwaya ay mga alaga o hinuptanan ng mga engkantado at mga engkantadang putian. Ang mga buwaya na ito ay hindi ordinaryo lamang na mga buwaya, kundi may kakaiba silang mga abilidad, gahom o kapangyarihan na tinataglay. Ang mga buwaya na mabukay o kulay puti ay mayroon din silang mga kulintas na suot mga kagimat at kumikinang ang mga laragway o bayhon ng mga ito na kahalintulad ng mga bulawan. Maliban sa mga bulawan na kulintas na kanilang suot at taglay ay nakalagay din ang mutya na kanilang pinakasikritong gahom sa kanilang uluhan o sa pinakatungko ng kanilang ulo. At makukuha lamang ito kapag mayroon kang mga gabay nung surugnon na pwedeng makipag-usap sa natungdan o tagapagbantay na engkantada putian o siyang nagmamay-ari sa ganitong sahing buwayang engkantuhanon. Sa aming mga babaylan unom, nakuha namin ito dahil sa tulong ng aming mga gabaynong surugnon at hinuptanan bilang isang ganap at lahing babaylan unom. Binigay ng kusa ng mga engkantadong putian at hindi presahang kinuha. Ang sangkap agimat na galing sa mga buwaya ay bihira lamang makita at makuha. At kung wala kang mga gabay nung surugnon o hinuptanan ay mahihirapan ganito na makakuha ng ganitong sahing agimat. Tungkol naman sa taglay na may kagahong bertudis ng gamit mutya ng buwaya ay isa ito mabisang sangkapagimat na makapagkuha ng kamalasan sa ating ginuhitang palad na tinatawag na burubuwayang guhit. Pero ano nga ba ang tinatawag na burubuwayang guhit sa ating palad? At bakit tinatawag ito na malas kapag sakaling mayroon kang ganitong guhit o tatak sa palad? Ang tinatawag na burubuwayang guhit sa palad mga kagimat ay mga sinyalis ng kamalasan. Ang mga sinyalis nito ay kamalasan, hindi ka makakaipon ng pera at kahit anong sikap pa ang gagawin mo kapag mayroon kang guhit na ganito ay hindi ka pakakawalan ng malas mga kagimat kapag hindi ito nakuha ang tinatawag na burubuwayang guhit sa ating palad. May sinyalis din ito na madali kang matatablan ng mga spiritual at physical na mga sakit. Pinapahina ng burubuwayang guhit ang iyong kalusugan at pag-iisip. Ang burubuwayang guhit sa palad ay matatagpuan sa kanan na palad natin mga kagimat. At makikita o maalam lamang ito na mayroon kang guhit na burubuwaya kapag napakita mo ito sa liti mong may alam sa pagbanaw. Una, makita at maalam ito ng mga lihiti mong babaylan at mga spiritual healer o manggagamot na may malalim na mga karanasan tungkol sa mga nakatagong karunungang lihim na mahikahgahong.
Pero huwag basta-basta magtitiwala sa mga nagpapanggap na marunong sila magtingin tungkol sa mga burubuwaya sa ginuhitang palad, mga kagimat. Dahil marami ang naglalabasan ngayon na mga nagpapanggap lamang na kuno may alam sila tungkol sa mga ganyan na sinyalis. Pero ginagamit lang pala nila ito na teknika para kanilang pagkakitaan. Kaya mga kagimat, bago kayo magpatingin ng inyong palad o tinatawag na magpabanaw, ay aurahan nyo muna ang isang aura kung ito ay may mabuting hangarin o tutulong ito sa bukal ng kanyang kalooban na walang may mataas na bayan. Sa mutya na buhaya ay isa itong makapagpaalis o makapagpuksa ng burubuwayang guhit sa ating palad at inilagay ito sa tamang balanse ang ating aura at pinapalitan ito ng mga positibong swerte at magaan na pasok ng pera at kamanggadan o kayamanan patuhoy sa ating aura. May mabisang proteksyon at depensa pangkalahatan din itong taglay, mga kagimat. Proteksyon at depensa laban sa mga masasamang elemento, masamang spirito at sa mga demonyo. May mabisang may kagahom din ito na iliwas ka sa mga taliwas na relasyon at taliwas o mga traidor na aura at mapagkunwaring mga kaibigan. Mabisang gamit at gahong bertudis na nakapagpalakas at pampatalas ng ating memorya, mga kagimat. Pinapaaktibo nito ang ating utak at liwas sa madaling pagkakalimutin. Nagpapalakas din ito ng ating dungan at kalooban para maiwasan ang mga pobya o takot, mga kagimat, at mapaliwas sa mga masasamang panaginip. May taglay din ito na kabal at kusang gumagana ang kanyang may kagahom kapag may hindi inasahang mga pangyayari na dumating, mga kagimat, at kusang ipatalab ang mahikagahom nito sa katawan ng isang aura na may tangan sa ganitong sahing agimat. At mas lalo pa itong lalakas at nakadepende din ito kung paano ito alagaan ng isang aurang may tangan sa may ganitong sahing agimat. Ang mutya na ito ay masyadong napaka-sensitibo, mga kagimat. Madali itong mawawala kapag ipahambog o ipakita ito sa kahit kani-kanino lang na mga aura at ipahawak sa kahit kani-kanino lang na mga kamay. Kaya kung may ganito kang sahing agimat ay iyong isikrito lamang, mga kagimat, para mas lalo pa itong aanib sa iyo at lalakas ang taglay niyang mahika gahom. Sa pampalakas, pampaamo at pampatalab ng kanyang may kagahom ay pwedeng ito ubito ng aso o usok ng insinso, mga kagimat. Pwede din ito napahiran ng lana ng Divine Oil Aura Babaylan Unom. At gawin lamang ito, mga kagimat, sa araw ng Biyernes at piliin ang walang mataong lugar kung magsagawa ng mga pampalakas ng agimat para mas lalo pa itong lalakas ang taglay nila, mga mahika gahom. Tungkol naman sa bawal ng sangkap agimat na ito, mga kagimat, ay bawal na dalhin sa may simenteryo o lamay. Bawal ka din na makbangan at bawal makipagtali kapag suot ang sangkap agimat na ito. Kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahom. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang, mga kagimat, ay pahiran lamang ito ng lana ng Divine Oil Aura Babaylan Unom para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahom. At sobrang dami pa nito magagawa, mga kagimat, na ipapaalam at ipapakita sa iyo ng mga abilidad kapag sakaling nasa iyo na ang ganitong sahing sangkap agimat.
Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang birtudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.